Hoy, sesya na kayo ah. Medyo may iniisip lang ako. Welcome po muli dito sa ating Campus Alive. Ito po muli ang inyong Kuya Pastor at magbibigay po uli ako sa inyo ng mga reminders para tayo ay magkaroon ng mabiyayang buhay. Gaano nga po ba kahalaga ang pagkakaroon ng tamang pag-iisip? Ang sabi po ng mga behaviorist, ang pagkakaroon daw po ng tamang pag-iisip ay nagdidikta sa tamang pag-uugali. So kung ano daw po yung ating iniisip, yun po ay nakikita sa ating mga pag-uugali o sa ating mga behavior. So kung tamang pag-iisip natin, tama ang ating behavior. Meron din po ako isang quotation na nabasa nang sabi, kung babaguhin daw po natin ang ating pag-iisip, ay maaari natin baguhin ang ating kinabukasan. Change how you think and you will change your future. So nakita po natin doon na napakahalaga po ng pagkakaroon ng tamang pag-iisip. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Renew your mind. Paano nga po ba natin magagawa ng ating pong pag-iisip ay mailagay po natin sa tama? Sa libro po ni Pastor Ken Gobe na Dreams, Plans and Goals, ay meron po siyang binigay ng mga advices na maganda pong sundan natin para po magawa natin o mailagay po natin sa tama ang ating pag-iisip. So, ngayon, kung sinasabi ng iba na huwag tayo maging choosy, ako sabihin ko sa inyo, maging choosy tayo. Saan nga po ba tayo dapat maging choosy? Una, choose what you hear and see. Oh, diba? Ang ganda. Piliin po natin kung ano yung ating pong panonoorin o yung ating titingnan at yung ating pong papakinggan. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, napakarami ng mga pwedeng gamitin ng kaaway upang madumihan ang ating mga pag-iisip sa pamagitan ng ating pong mga nakita at mga narinig. Isang pindot nyo nga lang po sa remote ng inyong mga TV, marami na po tayong makita na kung saan ay maaring mailigaw po ang ating pag-iisip. Isang click na nga lang sa internet, pwedeng madumihan ang ating pong mga pag-iisip o mailagay pong ating pag-iisip sa hindi tama sa pamagitan ng ating makita. Marami din po tayong marinig ngayon, no? Pumunta lang kayo, lumabas kayo diyan sa kalye. Ang dami nating mga marinig na maaaring hindi makatulong po upang tayo ay magkaroon ng tamang pag-iisip. So tayo po, dapat maging choosy po tayo sa kung ano po ang ating pakikinggan at yung ating pong titingnan. Para sa ganon, ay magkaroon po tayo ng renewed mind. Number 2, choose what you do in your free time. Ano nga po ba ang ginagawa natin during our spare time? Nasabi nga po ni Pastor Ken, if you want to be productive in your life, choose what you do in your spare time. Kung gusto po natin na maging maayos, maging produktibo ang ating buhay, piliin po natin kung ano ang dapat natin gawin kapag sa ating po mga libreng oras. Halimbawa, kung gusto mong maging isang magaling na basketball coach, syempre sa iyong mga free time, pipiliin mo na manood ng mga basketball games para malaman mo kung ano ang mga magandang strategy para ang inyong team ay manalo. Kung gusto mo naman na maging scholar, syempre sa panahon ng iyong mga spare time, pipiliin mo na mag-aral, mag-advanced study para makakuha ka ng mga mataas na grades at ma-win mo ang scholarship na gusto mo. So, stop wasting time on things that don't matter. Tigil natin na gawin yung mga bagay na di mahalaga during our spare time. So, kung gusto po natin na maging tama yung ating pag-iisip, kung gusto po natin na mailagay sa tama ang perspective ng ating buhay, piliin po natin kung anong ating gagawin sa panahon ng ating pong mga libreng oras. Ang sabi nga po sa Colossians chapter 4 verse 5, making the best use of your time. So gamitin natin sa pinaka the best ang ating mga oras. Number 3, choose to change. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Sapagkat kung hindi po natin pipiliin na magbago, paano po natin pipiliin kung ano ang gusto nating pakinggan at tignan? Kung hindi po natin pipiliin na magbago, paano natin pipiliin kung ano ang gagawin natin during our free time? So piliin natin ang magbago. Magbago ng ating pananaw, magbago ng ating pag-iisip. Sapagkat ito po magdadala sa atin sa tamang
pag-iisip. Pwede ba i-declare mo ngayon? Sabihin mo, I choose to change now. So ito po yung mga bagay na dapat maging choosy tayo. Sapagkat kung hindi po tayo magiging choosy sa mga bagay na ito, hindi po natin magagawa na magkaroon ng tamang pag-iisip. So muli, ito po ang inyong Kuya Pastor na nagpapaalala po sa atin, Desire to Inspire. Hanggang sa muli, God bless you po.